Hello and welcome to our program, Let's Talk About Mental Health. Sa episode pong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang developmental disorder ng mga bata. Bakit nga ba may mga batang hindi mapakali or yung mga slow learner or may mga sariling mundo? Paano ba ito mahadlangan? Ano ho? Sa episode na ito, makakasama natin sa talakayan isang dalubhasang psychiatrist at isang dalubhasang psychologist. Ito po ang inyong host, Lalaine Seron Alfanoso, at makakasama po natin ang isang dalubhasang psychologist. Mga kaibigan, siya po ang chair ng Graduate Psychology, Registered Guidance Counselor, and teaching both in graduate and undergraduate level. Ang kanyang counseling profession ay 23 years na, 23 anyos. Parang ang mukha niya 23 years. Mga kaibigan, ipinapakilala ko po si Dr. Mylene S. Gumaro. Thank you po, Dr. Mylene Gumaro, for accepting our invitation. Thank you. Welcome. And ang isa rin pong dalubhasang psychiatrist, mga kaibigan, talagang ito po'y kilalang kilala sa mundo ng psychiatry department, ano ho, psychiatric world. Siya po ay child and adolescent and adult psychiatrist. Siya rin po ay Doctor of Medicine at tinapos niya po ito sa UERMMMC. And she completed her residency and fellowship training in adult and child and adolescent psychiatry at UPPGH. Siya rin po ay diplomate ng Philippine Board of Psychiatry, diplomate Philippine Board of Child and Adolescent Psychiatry, fellow ng Philippine Psychiatric Association. Siya rin po ay fellow ng Philippine Society of Child and Adolescent Psychiatry. Siya rin po ay fellow ng Philippine College of Addiction Medicine, international fellow ng American Psychiatric Association, international associate ng Royal College of Psychiatrists, and international member ng Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. Mga kaibigan, si Dr. Jocelyn Joy Gauzon Gayares. Hello, Doc, hello, hello. Thank you po. Thank you sa pag-accept ng aming invitation dito po sa programang Let's Talk About Mental Health. My pleasure. Okay, ngayon ang pag-uusapan po natin, like what I've said, ay tungkol po sa developmental disorder ng mga bata. Pag sinabi ko pong developmental disorder, ano po ba ang gusto mong sabihin nun? Ang ibig sabihin noon na ang isang bata ay pinanganak na mayroong ganoong kondisyon at dahil meron siyang ganoong kondisyon, ang kanyang pag-develop o ang kanyang paglaki ay hindi natutulad ng ibang bata. Uh-huh. So, hindi naman pwedeng sabihin na abnormal, pero hindi lang normal yung kanyang ano yung kanyang paglaki. How do you term that? Ang abnormal. Oh, ang ibig lang naman talagang sabihin ng abnormal, away siya from the normal. Yun naman ang ibig sabihin talaga nun. Ang naging problema lamang sa atin din sa Pilipinas, kasi pag tinawag mo ang isang bagay na abnormal, parang napaka-negative. Pero sa totoong sense ng word, ang ibig sabihin lang ng abnormal, hindi siya kapareho ng normal. So in a sense, yes, it's an abnormality. Kaya nga siya, it's a disorder kasi it's an abnormality. Pero hindi naman ibig sabihin na dahil siya ay isang disorder na wala ng pag-asa o wala na silang karapatan sa mundong ibabaw. So, meron pa rin naman. At saka sabi rin naman yun sa Bible, it is so miracles can be performed through them. Amen. Kaya nga pala, instead na sinabing abnormal yung batang yan or abno yung batang yan, sinasabi na lang na may developmental disorder. Yes. That's the reason maybe bakit na-coin ito. Ano ho? Ngayon, ilan na po ba ang bilang nang may mga developmental disorder ng mga bata dito po sa Pilipinas? Or pwede niyo pong i-share sa amin yung sa buong mundo and dito po sa Pilipinas? Gusto mo po, ma'am, na kayo ho mag-share ng statistics? Sa, based on statistics, dito sa Pilipinas, ang may ADHD ay 8% all throughout in the Philippines.
ang when it comes to autism, all throughout the world, meron tayong 1%. And when it comes to intellectual disability, we have 7.2%. So ang pinakarami po sa developmental disorder ay? So far, ADHD. ADHD. Okay. Yeah. So talking about that, ano po ba ang mga common na developmental disorder ng mga kabataan? So gaya nga ng sabi ni Doctor, ADHD ang pinakamataas ngayon, no? Pinakamarami sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ito po yung galaw ng galaw, hindi mapakali. Oo, yung hyper, kaya nga siya hyperactivity disorder. Or yung mga batang hindi, ang kanilang attention span ay napakakitid. Kaya attention deficit. Sila rin yung mga batang napaka-impulsive. So, kaya siya tinawag na ADHD. Kailangan lang natin na maging tingnan natin ng mabuti kung ito ba talaga ay ADHD, no? Sa isang batang may ADHD, meron tayong mga simptoma na kailangan ding hanapin. At dapat magkaroon po tayo ng at least 6 sa mga simptomang ito for at least 6 months before the age of 12. Ayun. So, Doc, so identification ng ADHD, 6 yun. Ano ko? Ipaililiban muna natin yon. Let's talk about yung pangalawang common na developmental disorder. We have the ADHD, yung hindi mapakali, hyperactive. Ang pangalawa po nun, ano po? Ang ang intellectual disability. Ano po ang intellectual disability, Dr. Gumara? Ang bata pong may intellectual disability, sila po yung mga batang nahihirapang mag-cope up academically or even in simple instruction, nahihirapan silang sumunod or makuha nila kung ano yung instruction na binigay sa kanila. So when it comes to academics, sila itong mga slow learner. Although mas wider, pag nagsabi kang intellectually disabled, ito yung mga dati nating tinatawag na mentally retarded. Pinaltan lang ngayong 2015 ang pangalan sa intellectual disability dahil nga yung mental retardation napakarami ng negative connotation. Pero kung titingnan natin ang word, ibig lang naman sabihin ng mental retardation, yung utak ng isang bata o ng isang tao, mahina ang development. So, may apat yun na areas na tinitingnan sa development ng isang tao. So, ang isa doon ay ang social skills, ang personal social skills, ang language development. So, pag sinabi mong language, hindi lang to yung sinasabi, pati yung mga mata, ang pagtingin sa mata sa ibang tao. Makasustain ba ng eye contact? Kasama yun sa language. Or yung body language, kung paano tayo mag-express ng mga bagay-bagay sa pamamagitan ng ating mga kilos. Area din iyon ng development. Ang motor skills ay isa din sa developmental stages, developmental areas. Ang motor skills, merong fine motor. Pag sinabi mong fine motor, yung paggamit sa mga kamay, pagpulot sa mga bagay-bagay, yun yung fine motor. Pag sinabi mo namang gross motor skills, ito yung mga nakikita mo sa malayo, grossly mong nakikita. So, yung pagtakbo, pagtalon, pagbihes. So, ito yung mga four areas. So, pag sinabi nating intellectual disability, hindi lang sa academic natin titingnan, kundi sa apat na areas. Kung meron bang huli sa development ng kanyang speech, ng kanyang language skills, ng kanyang social skills, ng kanyang motor skills in fine and in gross motor areas. So, napakadali, ano? Napakadali kasi kung i-consider mo yung developmental stage ng sangkatauhan, no? Malalaman mo na agad na behind yung yes, bata mo. And you will be able to identify easily pala. Tama. Yun siguro kasi God is a God of order. So, meron talagang sequence of events. Kaya sa development ng tao, meron ding sequence of events. Pag nahuhuli ka sa sequencing ng events, madali siyang masabi itong batang ito, kinakailangan ng tulong dahil meron siyang retardation sa areas ng development niya.
Yeah, like sa motor development, kung ang bata malaki na, let's say 6 or 7, pero hindi siya makapagbutones ng damit, hindi siya makatali ng sapatos, then hindi niya ma-identify whether ito ay left or right, na magsapatos siya kahit ano lang. So that is an indication na ang bata ay mayroong intellectual disability. So napakaganda ng sinabi mo, Doc, na God is a God of order, yes. No? Kasi meron tayong mga dapat gawin, mm-hmm. yung mga normal na ginagawa ng mga tao. So isang hudyat na yan sa ating mga magulang na kung itong anak natin ay huli sa developmental stage, something might be, you know, wrong. Correct. So, at hindi naman kailangang katakutan, mm-hmm. o hindi naman kailangang itago. Napakadali namang bigyan ng solusyon. Mm-hmm. Kailangan lang natin dalhin sa spesyalista para matulungan ng maaga. Yun nga ang yun ang problema natin. Nating mga nanay, mga Pinoy, kasi nahihiya nga tayo. Yun, kinahihiya natin pag may special sa ating mga bata. Ang dahilan, ang kailangan pala doon ay kung makita mo agad na merong kakaiba sa ating mga anak, ay ipakonsulta agad. Tama. Para makorekt agad. Tama. Tama. Okay. So, yeah. To add, kung nakita natin yung bata may symptom ng intellectual disability, ang problema kasi sa ating mga Pilipino, ang mental retardation na term na ginamit nung una is a disgrace to the family. And so, ang tendency nating mga magulang ay itago to protect the name. Pero ang nagsasuffer ay ang bata. Pero now, parang sa panahon ngayon, parang okay na, naging open na ang Pilipinas sa mental health. And so, parang naging open na rin ang mga magulang, meron na silang encouragement to disclose whether yung anak nila is diagnosed with that kind of disorder. At timing, ano, dahil meron na ngayong Mental Health Act of 2018. Paki, ano, paki-share mo nga yan sa atin. Ito ang Republic Act 11036 na nagtataguyod ng mental health sa buong Pilipinas. Mm-hmm. Kasama doon sa access to mental health, mm-hmm. bawal nang mag-discriminate sa isang bata o isang tao na nagsasuffer from a mental illness. Mm-hmm. At ang hopefully sa implementing rules and regulations na ilalabas ng grupo na gumagawa ngayon ng IRR, mm-hmm. isama doon ang requirement na kada eskwelahan sa kung saan mang barangay yan ay magkaroon na ng special education. Kasi itong mga kabataan may neurodevelopmental disorders or developmental disorders actually, kinakailangan nila ng special education. Para niyan sa mga doktor, no? Kaming mga doktor, graduate kami lahat from the College of Medicine. Mm-hmm. So pagka-graduate namin, doktor kaming lahat. Oo. Pero ang iba sa amin, pumasok sa pediatrics, ang iba sa surgery, mm-hmm. ang iba sa psychiatry. So ganun din ang mga teachers kasi eh. Lahat yan sila pag-graduate teachers. Mm-hmm. Pero meron sa kanila na pumupunta sa special education, mm-hmm. meron pumupunta sa early child development. So yung mga teachers na trained sa SPED, sa special education, sila yung tinuruan kung paano tulungan ang mga kabataang may special needs. Oo. Kaya hindi naman kailangang matakot ngayon na kung may anak tayo na mayroong special needs. Kailangan lang nating tanggapin na it's okay, it's so miracle. Sabi ng Bible, special children are born so that miracles can be performed through them. So, or baka nga dun sa mga Chinese dati, sabi nila, pag meron ka daw special child sa inyong pamilya, ay napakaswerte yung blessing yun. Diba? So, hindi na natin kailangan katakutan at sana nga sa mga schools, sa darating na mga taon, ay magkakaroon na ng SPED para sa mga batang special. Ayun. Yeah. Napakaganda ng bill na yan. Ano? Kasi noong wala yung bill na yan, nahihiya tayo. Yung stigma. And besides, aside sa hiya, yung bully. Nabubully yung mga anak natin kung nasa regular school tayo. Pero kung may mga special na, ano na, may special education for our children, de, para magiging kampante na ang ating mga magulang. Tama. Kasabay ng Mental Health Act, yung principle of inclusion and exclusion,
ito ay ipropose ng DepEd or Department of Education. So anybody na mayroong mental disability or mayroong behavioral problem, pwede silang i-mix sa mainstream provided mayroong a clearance galing sa developmental psychologist or developmental psychiatrist. And so, ang pwede mo lang i-exclude sa education to be mixed with the mainstream ay yung mga batang destructive. Pero kung mga may difficulty in coping up with academic and behavioral problems, so pwede rin sila i-modify lang ng konti ang kanilang requirements. Magiging modular lang sila. So, i-adjust yung requirements and pahahabain ng konti yung kanilang length of, you know, time sa school. Mm-hmm. So, kung ang iba ay tapos na, meron silang parang mass review. Parang gano'n. Or ang iba dyan may shadow teacher. Shadow teacher. Kumbaga meron silang special na teacher na kasama sa loob ng classroom. And hindi naman lahat din na sinisimulan sa special ed, forever nasa SPED. Mm-hmm. Ang iba sa kanila, once na mas marunong na silang makibehave, or makakayanan na sila sa isang classroom, yun, pinadadala na rin sa mainstreaming. How about autism? Ang autism, hindi rin lahat ng autistic children need to be in a special school. Mm-hmm. So, ang iba sa kanila are controlled enough na pwede ding maging part ng mainstreaming program. Mm-hmm. Hindi rin porket may autism, meron agad intellectual disability. Mm-hmm. Although, 40% of children who have autism also have intellectual disability. Mm-hmm. But it does not follow. Okay. Hindi porket merong hindi automatic na pag may autism ka, meron ka na kagad intellectual disability. Okay. So may mga kabataang high functioning autistic. Mm-hmm. So ibig sabihin, ito yung mga batang may autism pero matalino. Mm-hmm. Ano ba ang autism? So pag nagsabi ka ng autism, ngayon ang tawag na lang sa kanilang lahat is autism spectrum disorder. Mm-hmm. Dati, meron pang autism disorder, Asperger's disorder, child disintegrative disorder. So, wala na iyon. Lahat yun ngayon, na tinawag na autism spectrum disorder under the Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition. So, since 2015, ASD na lang yan sila lahat, autism spectrum. Ang autism spectrum disorder children, meron silang difficulty sa social skills or maaari rin silang magkaroon ng mga stereotypic movements. So, yung mga yung stereotypic movements, ito yung mga hand flapping or sometimes head banging. Or sometimes may preoccupation sila sa something, no? Yun yung mga... Parang very much focused dun sa ginagawa na hindi mo na... Parang wala nang pakialam sa ano. Oh, parang mayroon silang sariling mundo. Pero hindi naman sila psychotic. Iba naman kasi yon. So, sa mga batang may autism, simply, yung kanilang language skills hindi nag-develop. Yung area na yon sa brain ay hindi nag-develop well. But they can be taught, they can be achievers, they can do many things in this world, they can be a useful part of society. Amen. That's the good news. Ano ko. Mm-hmm. Ngayon, Doc, let's go back to the signs and symptoms. Kasi kanina, meron kang sinasabi, ina-identify na anim na mga kaparaanan kung paano ma-identify. Ang ADHD. Ang ADHD. Okay. So, sa ADHD, may tatlong areas iyan. So, attention deficit is one. Mm-hmm. Ang hyperactivity... ang attention deficit, madaling silang ma-distract. Uh-huh. Yung focus nila, hindi nila ma-sustain. Very short ang kanilang attention span. So, yung attention deficit. Mm-hmm. Ang hyperactivity, divided into two. Meron kang impulsivity tsaka hyperactivity. Pag hyperactivity, yung movements. Ang impulsivity, yun namang nagbe-blurt out siya ng answers kaagad or very impulsive. Yung parang hindi siya nakakapag-isip. Bago siya kumilos, hindi siya nakapag-isip. Mm-hmm. So, very impulsive siya. So, under doon, marami kang makikita ang mga signs and symptoms. Kailangan mo lang ng anim doon sa three major areas na iyon
para sabihin na oo nga, itong batang to eh, merong ADHD. Meron talagang ADHD. Oh, but it has to occur. It has to occur in many settings. Hindi pwedeng sa bahay lang yon nangyayari. Pagkatapos, pagdating sa school, hindi naman na sila ganoon. Or sa school lang nangyayari, pero sa bahay, hindi naman yun na-observe. Kung ganoon naman, mas mag-iisip tayo ng depression in children. Baka may problema. Meron depression in children. Yes. Yeah. So, children can also be depressed. But for ADHD, yun lang kailangan mo. Six symptoms of the three major areas for at least 6 months before the age of 12. Ayun. Mm. At yung symptoms na yun, dapat makita yung sabi nga ni Doc, both in home and in school. So, kung sa bahay, okay siya, sa school hindi, so something might be wrong in school. Or vice versa, maaring okay siya sa school, hindi sa bahay, so maaring may something's wrong with the family system. So, yung symptoms ng ADHD should be found both in home and school. At kahit sa community, parang dapat consistent siya para natin makategorize na ang bata talaga mag-fall doon sa anim na category bago natin masabi na ang bata may symptom. So dapat very symptom. Sharp ang parents. Dapat pero sharp yung guardian na ma-identify kung ano yung factor na nagiging problema sa bahay. Kasi pero, normal siya sa ano eh. Yes, pero doc, sa baka depression. O baka depression sa bahay or baka broken family. Yeah. Symptom lang yon, pero ang may karapatan lang mag-diagnose noon ay ang psychiatrist, clinical in practice. Pero even we guidance counselor, we cannot diagnose the child with ADHD or autism. Hmm. Maaring may makita kaming mga symptoms, pero we do referral. Kasi we are not in the position to diagnose and to do the prescription so or whatever. So sa pag-diagnose niyo, Doc, as a psychiatrist, ginagamit niyo yung six? Yung assessment na ibibigay. Requirement yun eh. Oh. So hindi lang naman ang psychiatrist ang pwede. Ang developmental pediatrician, they are also doctors and they can diagnose and treat. Clinical practitioner, what I mean. So, halimbawa ako na nanay, meron akong mga anak o yung mga anak ko, na-identify ko na may mga signs and symptoms, pwede ko agad na dalhin ito sa developmental pediatrician or sa child psychiatrist. Although ngayon, na-notice namin na may mga certain substances that can make a child manifest with ADHD. Pero actually, hindi naman ADHD. And researchers have shown na, halimbawa, food coloring. Ang food coloring ngayon, nasa napakaraming chicheria, napakaraming substances na kinakain ng mga bata. So dapat, tingnan muna natin, tanggalin muna natin ito sa kanilang mga diet. No? Yung too much sugar. Mm-hmm. Ang mga bata ngayon, maliit pa lang, pinapainom na ng soft drinks, ng mga matatamis. Pero so, try muna natin. That would lead to this disorder. To hyperactivity, but not necessarily the disorder. Kaya tinawag siya niyan developmental disorder dahil they were born with a development in the brain na hindi siya sang-ayon sa normal development. So usually, it's because of the pathways sa loob ng brain na hindi siya gaanong nagde-develop properly or may mga neurotransmitters na hindi nagbabalanse. Kaya rin naman, may mga ang diagnosis before the age of 12 dahil ang immaturity ng brain, doon yun nangyayari eh. Doon nakikita yung ADHD. So, meron namang mga bata na normal ang development ng brain, it's just that ang kanilang mga kinakain ay nagpapa-haywire sa mga neurotransmitters sa loob ng brain. So, we should be very careful. Yes. Try muna natin. Baka hindi naman totoong ADHD ito. Baka sa kinakain lang ng bata. Ayun, napaka-importanting napaka-importanting topic yan, Doc. So, I'll hold you muna
mga kapatid, mga resource speakers, kasi we should stop here for our station break. Mga kaibigan, tatalakayin namin kung paano mahahadlangan ang disorder, yung iba't ibang mga developmental disorder sa mga kabataan sa aming pagbabalik. So, wag po kayong aalis. Welcome back sa ating program na Let's Talk About Mental Health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Saran Alfanoso. At kasama pa rin natin si Dr. Joy Gayares and Dr. Mylene Salapare Gamarao. Wow! Nabitin tayo kanina. Tinatalakay natin yung mga pagkain na pwedeng makaapekto. Yung mga kinakain ng mga nanay-to-be ay makakaapekto dun sa kanilang iluluwal. Doc, pwede po bang i-share niyo uli sa amin yung mga sinasabi niyo kanina, foods that can, you know, harm and endanger. So, sa loob ng tiyan, kahit na nasa loob pa lang ng tiyan ng isang baby, naapektuhan ito sa kung anong kinakain ng nanay. Uh-huh. Kung halimbawa, ang nanay kumakain ng mga bawal tulad ng mga maraming preservatives, yeah, or yung mga umiinom siya ng mga alcoholic beverages, or ngayon sa 2015 na DSM, caffeine, mm-hmm, affects also the development of the child inside the womb. Ang akala kasi ng ibang mga nanay natin, na yung coffee, yung kape lang ang nakakaapekto sa ating sa ating anak, sa sinapupunan. Hindi natin alam na may mga hidden sugars. So gaya ng sinabi nyo, yung kape na matatagpuan sa caffeine na nasa soft drinks, caffeine na nasa iced tea, caffeine na nasa dark chocolates. They should be aware of that. Aside po dyan sa mga sugary content na yan, ano pa po ang mga pagkain na dapat iwasan ng mga magulang? So it's yung mga sugary content, it's not actually the sugar that you're avoiding. So it's the caffeine itself. Uh-huh. So yung caffeine sugar, itself, they also need to tone down on it, mm-hmm, dahil meron din namang ibang klaseng mga diseases na pwede ding ma-develop ang isang baby, tulad ng diabetes, no? Yung pwede ding magka-diabetes ang child. But aside from that, ang alcohol, tulad ng mga beer, ng mga wine. Oh, alcoholic beverages. Yes, alcoholic beverages in general. Hindi yung rubbing alcohol, ah. Hindi. Nakaka-apekto din yun sa baby sa loob ng tiyan. At hindi lang pagkain, kung paano rin ang isang nanay emotionally during pregnancy ay nakaka-apekto din sa isang baby sa loob. So tulad halimbawa, kung ang nanay ay masyadong stress sa loob, ang baby din, ang development ng brain niya ay naapektuhan din. So dapat relax. Correct. Kailangan na maganda ang, dapat may peace of positive mind thinking. Dapat ang mga pregnant mommies, dapat lagi tayong nakikiconnect kay Lord. Kasi kung tayo at peace, kung tayo ay nagkoconnect sa Diyos, lagi tayong at peace. Kung tayo at peace, ang baby natin can also develop beautifully inside the womb. So this is talking about pregnant, no? Mm-hmm. Mothers. How about preventive measures that should be done by parents para hindi sila magkaroon ng mga batang ganito?
So, gusto mo bang magsumagot? Are you talking about after giving birth? Yes, or, after giving birth already. After giving birth, so kung ang magulang or ang nanay naging maingat na sa pagkain niya, hindi naman yun guarantee na hindi na sila magkakaroon. Kasi we are talking about food lang. Is discipline so, a big factor? Yes, discipline. Kasi usually, ang batang may ADHD, it is caused by lack of discipline in the house. O, siyempre, ang first teachers ng mga bata, tayong mga nanay. Uh-huh. So, yung loose discipline, walang standard sa bahay, that can also develop ADHD. So, ang ADHD nadidevelop sa labas at hindi sa loob. Wait. So, ADHD na totoong ADHD is a neurodevelopmental disorder. So, sa loob, nagsisimula siya sa loob dahil ang pathway sa loob ng brain hindi nakaka-develop fully. But what you are talking about? But maybe about, ang gustong sabihin ni Doctor, yung pagka-hyper as a form of rebellion ng isang bata outside the womb, that can be a factor. Mm-hmm. Kung halimbawa, ang pagdisiplina ng mga magulang eh very punitive, gumagamit sila ng pagkurot, ng pagsinturon, ng corporal punishments. Ang isang bata, ang didikit sa kanyang isip ay tuwing ako ay may ginagawang masama or paggalit sa akin ng nanay ko or tatay ko, sinasaktan nila ako. So siguro sa school, pag ako ay galit sa aking classmate, pwede ko rin silang saktan. Yun. Pero kung ADHD per se, ang attention deficit hyperactivity disorder na neurodevelopmental disorder, whether ang isang nanay at tatay ay very kind and gentle in raising up a child, kung may ADHD siya, it will really manifest. So, hindi naman dahil sa pamamaraan ng pagdisiplina ng mga magulang or walang disiplina kaya nag-ADHD, hindi yun tama. Ang ADHD is an inborn illness. It's a neurodevelopmental illness. Pero ang behavioral problems that can arise to corporal punishment, that's a different story. Okay, so parang dalawa na itong pinag-uusapan natin. Yung ADHD na sinasabi mo, Doc, na mula pa lang sa tiyan ng mga... Which is a neurodevelopmental disorder na topic natin ngayong araw na ito. Yung sinasabi naman ni Doc ay... The trigger to ADHD. Ah, okay. Uh-huh. So, makaka-trigger. Lalo pa kung meron na sa sinapupunan pagkatapos paglabas niya, yung nanay ay over-strict pa rin na magti-trigger na maging hyper-hyper ang bata. Worsen. It will worsen the situation. Mm-hmm. It will add... Aggravate. Yeah. Okay, so aside po doon, ano pang ibang mga preventive measures yung sa learning disability? Paano ba natin mahadlangan na magkaroon ng learning disability? Ang learning disability, again, these are all neurodevelopmental disorders. So, ang learning disability is para siyang intellectual disability, kaya lang meron siyang specific area na hindi lang nag-develop. Unlike sa intellectual disability, yung four areas ang hindi nag-develop, in a learning disability, very specific. So, kaya merong math disability, reading disability. Ako math disability. So, yung area sa brain na in charge of math, hindi siya nag-develop fully, nag-retard ang development niya. Or ang area sa reading, nag-retard ang area na iyon. Kaya siya naging learning disability. In terms of these disorders, neurodevelopmental disorders, it's mostly what we do when we are pregnant that can be preventive. Okay. Kung paano ang mommy... paano siya ang feeling ng mommy, ang emotional state, kung anong kinakain niya, yung mga na-discuss natin, these are all applicable to the developmental disorders in general. Mm-hmm. So kung paano si mommy, anong kinakain niya, anong ginagawa niya during the time of pregnancy is very important. Ang autism, for instance, no, although it's in the genes, just like ADHD, maybe in the genes, no? Meron ding
infection na kailangang iwasan talaga ni mommy, which is streptococcal infection. Pag nagkaroon siya ng ganitong infection during pregnancy, then the risk for autism is very high. Paano po mamamanifest or ano yung mga physical manifestation na meron kang streptococcal infection? Well, streptococcal infection is simply an infection. Sipon, ubo, lagnat. So, kaya kailangan talaga ang mga mommies. Kailangan kumain. Yes, ang immune system ng nanay dapat ma-strengthen. So, dapat kumakain sila ng gulay. Yun talaga yun eh. That's the reason why there are a lot of, you know, mga nanay ang nagluluwal ng mga batang merong developmental disorder. It's because noon sila ay naglilihi. At dinadala nila ang anak nila. They are not careful. No? Kung hindi sila kinakain. Careful kung anong kinakain. That's right. Nilalagay sa isip. Junk foods ang kinakain nila. Or soft drinks ang soft drinks. So the best preventive measure pala, mga doc, ay magkaroon ng healthy lifestyle. Yes, healthy lifestyle. Napaka-mura ang malunggay. Pwede mo lang naman yung kunis tabi-tabi. It doesn't cost much. Mas malaki pa nga ang gagastusin mo sa pagbili ng mga chichirya, delata, kaysa sa pagkain mo ng gulay. Magkano naman ang gulay kung bibilhin mo sa market or kung kaya mong itanim. Pwede ka magkaroon ng garden sa loob ng iyong bahay. Big faith, bio-intensive gardening, food always in the house. That's right. Ngayon, so yun yung mga preventive measure. The best is by practicing a healthy lifestyle. Not only diet, but you also have to exercise. Exercise. Siguro kahit buntis ka, pwede kang mag-exercise. Yung tama lang. Walking, tao. That would be safe. Mental, physical, social, spiritual. Okay. Now, ngayon, halimbawa, nagluwal ka na. Ano po itong tinatawag na parent management training? So, first and foremost, ang parents dapat matanggap niya, di ba? Na meron siyang special child. Kasi yun talaga yun eh. Gusto niyo po bang i-expound iyong concept na yun, doctor? Okay. Isa sa mga reasons kung bakit lumalago at dumadami. Ang may palala, ADHD. Palala. Actually, yung 8% na inireflect kanina, those are children with ADHD na diagnosed and declared. Pero okay. sa tingin ko lang, siguro 50% ng declared ay hindi pa na-declare because of fear. Second is yung hindi pagtanggap ng magulang. Not necessarily hindi nila tinatanggap ang anak nila. Hindi nila matanggap na may anak sila na ganun na ikinahihiya sa lipunan. So, parang naging sakit na ng Pilipino na parang kung may anak ka na may special, hindi katulad ng Chinese, kung may special child ka, it's an honor kasi it's swerte. Pero sa Pilipino, pag may anak ka na ganyan, parang it's a disgrace. Okay. So, isa sa mga reasons kung bakit hindi na nila nadideclare at hindi nila matanggap, so, yung hindi nila pagtanggap na sila ay may anak na ganoon. Now, ang question kasi is, kung hindi nila matanggap ang kanilang anak na special, paano mo ipatatanggap sa lipunan na ikaw ay may na ang bata ay special din. So kung ikaw magulang hindi mo siya matanggap, how much more yung society na tatanggap sa anak mo. Pero kung itatanggapin mo yung bata, like for example yung may autism. Ang may autism pwede siyang maging parang not necessarily yung katulad ng majority, which is what we call normal. Pero kung i-expose mo siya, hindi madidevelop yung insecurity ng bata. Pero kung i-expose mo siya, matututo din ang bata through exposure. So, yung social aspect ng buhay niya, medyo madidevelop din. It may not be like the majority, pero at least madidevelop siya kasi ini-expose mo siya. Pero kung itatago mo lang siya sa bahay, dahil for the fear na malaman ng iba na meron kang anak na autistic, so yung bata na impede yung growth niya and at the same time, ikaw mismo nanay, ikaw mismo rin meron kang ill feeling dahil masakit din sa isang magulang na itago mo yung anak pwede mo. Pwede bang makatuto yung nanay na hindi matanggap na meron siyang isang bata na special?
pwede ba siyang matuto na tanggapin na lang? Yes. Yeah, paano po yun, Dok? So, nasa sa atin yun eh, ang pagtanggap na meron tayong special child mm-hmm. ay nasa atin. Mm-hmm. Hindi naman kailangang ikahiya. Tama. Lalo na ngayon, may Mental Health mm-hmm. Act. Accessible na ang mm-hmm. mental health mm-hmm. sa lahat ng Pilipino. Mm-hmm. So, by exposure, most likely ang ibig din sabihin ni Doktora, ilagay sila sa special education. Mm-hmm. Children with autism need special education. Mm-hmm. So yun, kailangan silang maturuan ang mga teachers na nasa SPED, teaches them kung paano mag-socialize. Mm-hmm. Dahil ang family most of the time, unless ang nanay, developmental pediatrician mm-hmm. o child psychiatrist mm-hmm. Or child psychologist, kayang-kayang gamutin ang bata sa bahay. Pero kung hindi naman sila specialist, hindi sila trained in these areas, kailangan silang dalhin sa mga specialista para matulungan ang bata na makadevelop ng social skills. Kung wala kasi yung social skills, mahirap din naman silang gamutin. Parang ano yan eh, sa isang tao na may sipon at ubo na kailangan uminom ng antibiotic, halimbawa ano, na bacterial ang cause ng kanyang infection, kailangan niyang uminom ng antibiotic. So, ang pagreseta ng antibiotic, yun yung gamot. Sa children with autism, ang pagreseta ng special education, yun ang gamot. Mm-hmm. Ang pagpunta sa... Yun ang makaka-cure. Yun ang makaka-treat. Mm-hmm. Not necessarily cure, kasi pag sinabi nating cure, mawawala na yung yun disease. Yun ang treatment. But yun ang treatment. They will still have autism hanggang sa tumanda sila, but at least they are functional. Mm-hmm. Makaka-integrate sila to society. They can be, ang definition nga ng mental health ng WHO at saka ng Health Authority of the United Kingdom is being able to feel fulfilled and be part of a community, be a part of society. So yun yung nangyayari pag naturuan natin sila to go beyond their inadequacies or yung kanilang mga deficiencies, disabilities, they will be able to go on. Hindi na siya disability kasi able na sila. Okay, so Dr. Gumarao, as a psychologist, halimbawa, maka-encounter kayo ng mga parents na merong mga may mga children na special, ano po ba yung mga recommendations na ibinibigay nyo na dapat nilang gawin? Mas madaling mas madaling magbigay ng recommendation sa parents kung sila mismo tanggap nila na ang kanilang anak ay... So they have to accept. Yeah, the first one is acceptance. Parang talaga sa 12 steps, ano? Yes, mm-hmm. So acceptance. Kapag accepted na nila yung na mayroon silang anak na special, so madali nilang matanggap din yung recommendation. Pero kung merong mga symptoms pa lang, may mga parents na nasa denial stage na hindi ganyan yung anak ko. Minsan pa, nagiging threat sa kanila yung recommendation. Pero in the long run, magpasalamat din sila dahil na-detect. Just imagine, yung symptoms sa school na-detect. So, hindi sa bahay. So, maaring iniisip nila na normal sa bata malikot or whatever. Pero kung naka-encounter kami ng ganyan, may sinasabi kami, of course, meron kaming test na binibigay. Kung in-interpret namin yung test result nila, yung topic nila kaninang umaga, so, pag nakita namin yung symptoms, ibibigay lang namin na may ganitong symptoms po kaming nakita. Oh. Pero hindi po ito magsasabi na yung anak niyo ay may ganitong klase ng disorder or whatever. I-refer namin siya sa specialist. Oh. So tama yung I like it when you say na yung ma-accept lang, matanggap lang, tanggapin magulang. Lang. Mm-hmm. Acceptance, I think, is the best way a parent, no, yung mother or father can do. Kasi pag feel ng bata na siya ay tanggap ng magulang in spite of these abnormalities na nararamdaman niya, ano ho, eh siguro sa palagay ko magiging confident siya, magkakaroon siya ng self-esteem, and he will be functional kahit na may mga abnormalities. Doc? Yes, and to add more, excuse me. Mas madali ang dealing with parents kung both parents ay accepted. There are times kasi na mas madaling umaccept yung nanay.
especially kung ang anak ay lalaki. So, sa tatay, medyo mahirap tanggapin, especially kung wala sa medical line yung ano. So, mas madali ang treatment kung both parents ay tatanggapin nila kung ano yung symptoms na nakita. Pero kung isa lang ang tatanggap, so medyo may kaunting difficulty. Oo. Siyempre, struggle 'yan Minsan nga ano 'yon, reason 'yon kung bakit nagkakaroon ng broken family. Di po nag-aaway ang asawa. Nag-aaway. Look, yung sa treatment naman po, treatment and medication sa mga batang merong developmental disorder. So neurodevelopmental disorders in general are lifetime illnesses, but in other words, hindi siya curable. Mm-hmm. But ano yung mga symptoms niya ay pwede mong ma-treat. Mm-hmm. No? But it's treatable, as we say. Mm-hmm. Special education is one of them. Then there are other areas na occupational therapy, play therapy. So maraming forms. Mm-hmm. Speech therapy, maraming forms of treatment. Pero kung meron talagang mga bata na kailangan nila ng gamot, halimbawa sa ADHD, meron namang gamot. Mm-hmm. Para ano yung mga neurotransmitters na yon ay madala natin to a normal level, mas maka-focus sila. So meron ho mga methylphenidate, may... Pero only a psychiatrist can prescribe. Yes. A developmental pediatrician. It's not over the counter. A doctor. A medical doctor. Can prescribe it. Even a doctor can prescribe. So a doctor can prescribe it. Akala ko psychiatrist lang. Hindi. Okay. So pwede ang developmental pediatrician and other doctors can prescribe it as long as they are trained how to give it. Mm-hmm. Then kung sa intellectual disability, dito medyo wala tayong gamot dito. But there will be times, lalo na pag sila ay nasa pubertal stage, mm-hmm. dahil sa ang kanilang brain ay hindi nakahabol sa pubertal age. Mm-hmm. Meaning, ang puberty would be teens So, 13, 14, 15, teenage na dapat. Mm-hmm. Pero yung brain niya, halimbawa, pang 5 years old lang. Hindi niya naiintindihan ngayon or uncomfortable siya kung bakit ang nangyayari niya, or yung hormone itself siya causes that person to feel something different. Mm-hmm. Na hindi niya naiintindihan, and these children might go into tantrums. So anger, yung parang lagi na lang galit. Mm-hmm. Yon, nagbibigay kami ng gamot. Okay. So mayroong mga gamot to control it. Ang mga children naman na may autism, pagdating din nila ng puberty, may mga hormonal changes na nagko-cause din ng disequilibrium ng mga neurotransmitters nila sa brain, and it causes them also to throw tantrums, or yung dating headbanging na natanggal na sa pamamaraan ng therapy sessions ng special education, bumabalik during puberty. So sa ganong panahon, meron din namang gamot para yung kanilang neurotransmitters ay magbalik to a normal level, hanggang sa mas maka-cross sila ng bridge. So, okay. Yun ang may gamot doon. Sa intellectual disorder, katulad ng sinabi ni Doc, kasi ang brain natin may certain capacity lang kung nag-fall ang bata doon sa intellectual disorder. So, we cannot force the child to learn more than of what is expected. Like for example, sa IQ ng bata. In-explain ko ito sa mga student, ano ang meaning ng achiever. Mm-hmm. Ang achiever kasi, in a certain school, depende sa standard. Mm-hmm. Let's say, 90, when you have a grade not lower than 90, you are achiever. Mm-hmm. But the real essence of achiever is, you have to measure first your IQ. Kung ang IQ mo is below average, and ang performance mo is a performance of a person with above the below average, then you are achiever, regardless of the grade. Pero yung achiever na binibigay sa mga schools, yun yung school standard. But when it comes to achiever na, let's say, below average ka. So, ang below average, ang IQ is borderline 89. Mm-hmm. So, siya ay below average. Kasi ang normal, ang average IQ will start at 90. Mm-hmm. Pero kung ang iyong grade is more than
ng performance ng below average, that is considered achiever ka. Mm-hmm. Pero hindi siya i-declare sa school na achiever ka kasi ang standard ng school ay iba. Oh. So, ang real essence sa psychological test ng achiever is yung if you go beyond of what is expected. Pero tandaan din sana natin na ang achieving is not only in the academic realm. Yeah, may mga isa skills. Lang yan sa talento na binigay sa atin ng Panginoon. Merong mga bata na hindi sila academically blessed, pero magaling sila sa sports or music. Magaling sila sa music. And that is also an achievement. So, yun yung kailangan nating maalala na they may be intellectually disabled, they may have autism, they may have certain neurodevelopmental disorders, mm-hmm. but it doesn't mean na hindi sila pwedeng mag-achieve. Oh. Kasi ang achievement is in many areas. Oh. And we simply need to learn to tap or turuan ang mga bata to tap these special children or kahit yung mga normal mm-hmm. children, no? We need to learn to tap them to help them find kung ano ba yung talent na binigay sa kanila ng Tama. Panginoon. Just sharpen their skills. And natutuwa ako. I am so happy that our God is a wonderful God kasi marunong siyang mag-augment. Kung walang mental skills ang bata, pwede yung pwede sa iba't ibang skills. Magaling mag-music. We have multiple intelligence. Yes, so multiple. We have 8 areas or more. So kung intellectually, what I mean is yung academically hindi ka mag-fall doon sa achiever based on school standard, and then you are good in music, like lahat ng instrument alam mo. So meron ka gifted ka sa music. Yes. But it doesn't mean na meron kang intellectual disorder, naka-stagnant ka doon or nakapako ka lang doon. So marami kang pwede pang i-develop, like street smart. Yes. Street smart ka. Oh, so, very good. Meron kang maraming napakaganda pwedeng i-develop. Napakaganda ng topic natin, pero wala na po tayong oras, mga minamahal na resource speaker. Mga kaibigan na nakikinig at na nanonood, kung meron po kayong bata o anak na merong problema, huwag po kayong mag-alala, may pag-asa pa. Ayon po sa ating narinig sa ating mga resource speakers, may pag-asa pa. So, mga kaibigan, maraming salamat po sa pakikisama sa amin sa aming talakayan dito po sa programang Let's Talk About Mental Health. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Saron Alfanoso. Nagpapasalamat.